Yung nakakalikwatsero. Ay, good afternoon. Okay, mahigit ang panahon. Kaya lang parang medyo matamlay ako kasi ang misis ko pala magtatampo na sa akin. Meron pala siyang ni-request na hindi ko siya napagbigyan. Alam mo naman tayo, paminsan-minsan, madalas. Nakakalimot na, no? So ngayon, naalala ko na yung request niya sa akin. So kailangan ko nang gawin. Yung iba ko, anong iniisip dyan, ha? Totoo to. Okay? So, bago ko simulan yung gagawin ko, nice. Kwachero, ito pala yung ito yung matagal na nire-request sa akin ng misis ko na ayusin. Kasi kada ginagamit niya ang planchang ito, pag sinasaksak niya, nagyayelo instead na uminit. So yan ang malaki niyang problema. Ayun, so hindi, ang totoo, during lockdown kasi, walang ginagawa ang mga tao sa bahay nun, kundi puro cellphone, walang pakialamanan, maghapon, kain, cellphone, ganun lang. So yung aming kasama sa bahay, hindi namin masyadong napansin at walang kumakalinga sa kanya. Plancha pala yung kanyang napagtripan. Yan. Ito yun, mga kalikwatsero. Hindi na magamit kasi minat-ngat ng aming aso. Ito yun yung asong to. Okay, so ito yung ayusin natin para magamit ulit. Okay, so paano ba natin ayusin to? Papalitan natin syempre ng plug. Ngayon, pag binili mo kasi ito, nakamold na yung plug na yan. So, para maayos mo to, kailangan na nating putulin. Ayan. Kinat mo to, syempre aside na nakita mo yung visual yung damage ng wire, titingnan mo pa rin yung buong wire, ano, magmula sa puno. At para masatisfy ka na ito ay safe pa rin gamitin, yan. Mas maganda kung mayroon ka namang tester, ano, pwede mo din siyang kuna ng continuity. Isisit mo ang continuity. Yan. Sample lang ko kayo paano paggamit ng tester. Yan. Kapag ka ito, ayan, naka-1 yan. Kapag ka ito pinagdikit mo, pupunta sa 0. Ibig sabihin, pag nag-0 yan, okay ang kanyang continuity. Pero pag hindi nag-0 yan, ibig sabihin, may problema yung wirings. So, susubukan natin dito. Ayan. Wala, ano? Ngayon, pag pinilit natin to,
Ayan, hindi lang siya nag-zero kasi nga dumaan siya sa coil. Yung pinaka-heating element nung lansya. Pero okay yung wiring siya. Ayan. Wala pang damage. Ito lang yung may tama. Ayan. Pag nagpalit naman kayo ng plug, mid plug, dalawa kasi yung nabili ko eh. Isang pang heavy duty. Ito yung mga ginagamit sa mga extension wire. Pero ito, pagka mga appliances lang tulad ng plancha, ganito lang ang kailangan natin gamitin. So parang kapares din siya nung sira, no? Yung iba kasi, lalo na pag wala masyadong knowledge sa electrical, basta makabili na ng plug, okay na. Pero ito, mga pang-lukotsero, ewan ko kung makikita nyo, may rating po ito. Ayan mga kalikotsero, ewan ko makikita nyo sa camera, no? May rating po itong plug na to, 10 ampere, no? At 220, 50 volt, at 40 volts, yun. Kasi yung iba, baka makabili kayo ng medyo mahinang klase nito, kaya yung mga ginagamit sa mga tatakbuhin Christmas light, ano? Delikado po yun pag ginamit natin sa plancha. Kasi madali po masira. Lalo na yung mga maliliit na plug para sa Christmas light, no? So, yun ang tandaan nyo. Tingnan nyo. Dapat at least 10 ampere. Okay? Yan mga kalikwatsero, simple lang to. Sa ano po itong pagdating sa DC, sa AC, ano, yung sa kuryente, ito po ay line 1, line 2. Kada isang linya nito 110, ano, volts. Hindi kagaya nung sa battery, meron tayong AC-DC, wala positive, positive-negative. Siguraduhin lang natin mga kalikwatsero yung dalawang linya sa loob eh, hindi siya magdikit, kasi pag magdikit siya shorted din yung line sa atin, pwede pong pumutok, no? Susubukan lang natin kung gumagana na lang. So, lalagyan muna natin siya sa off. Tapon natin siya sa kaksak. Saka natin pipihitin to.
Yan. Ayan po. Power supply na. Gumagana na. Ngayon, pwede natin i-touch. Pero hindi advice na hawakan nyo dahil baka mapasok kayo. Ito lang po, sapat na. Ibig sabihin, gumagana na yung ating plancha. Okay? Yun. So, thank you for watching. Yun, mga kalikotchero. Natapos na natin i-repair yung plancha. So, pag kayo po ay gumawa ng plancha, eh, hindi naman kailangang magsuot ng safety vest at saka hard hat. Kaya ko lang po sinuot to kasi na-miss ko lang. Dahil ito yung dati kong sinusuot no kayo nasa kumpanya, nagtatrabaho pa. Ayun, so wala pong, hindi po kailangan magsuot ng harness o ng safety vest at saka hard hat. Okay po. Yung nga po pala ang hard hat natin na LBC, hindi po sponsor ng LBC to. Initial po nung pangalan ko to. Okay. Ayun. So, hanggang dito na lamang po. Mga kalikwatsero, salamat! Bye-bye!